ng mafia sa limang gabi. Umpisa na natin. Pag naririnig natin ang salitang mafia, para bang may konting takot agad tayo na nararamdaman. Dahil sa isip natin, ito ay grupo ng mga lalaki na may hawak ng mga armas, madaming tato, naka-Amerikano palagi, at handang gumawa ng mga bayolenteng mga bagay. Tama ba ako? Kayo, ano bang unang pumapasok sa isip nyo pag nababanggit ng salitang mafia? Comment nyo lang sa baba nang mabasa ko. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang mafia? Ang salitang mafia ay nagmula sa bansang Italy. Ito ay isang binuong grupo ng mga kriminal na kung tawagin ay Sicilian Mafia. Pero nung tumagal, ang mafia ay magkasinghulugan na rin ng salitang gangster o grupo ng mga kriminal katulad ng Japanese Mafia. Ang mafia ay isang sindikatong grupo na ang pangunahing ginagawa ay magbibigay ng proteksyon sa mga malalaking negosyo basta babayaran mo sila. Gumagawa din ng mga illegal na gawain katulad ng pangingikil o extortion. Meron din silang negosyong pasugalan. May negosyo din silang pagpapautang pero malaki ang tubo. Nagbebenta din sila ng mga pinagbabawal ng gamot. Nagbebenta din ng laman at panggagacho. Sa video ito, kikilalanin natin ang walong sikat na mafia sa buong mundo. Kaya, handa na ba kayo? Alamin na natin. Ang una natin ay Munggiki. Ang Munggiki ay isang grupo sa Kenya na naghahasik ng takot sa mga baryo, na armado ng mga itak at hindi nagpapakita ng awa. Ayon sa isa sa mga leader ng Munggiki, ang grupo ay nabuo noong 1980 para protektahan ang mga magsasaka ng Kikuyu, dahil ginigipit sila ng mga taong umaangkin ng kanilang lupain. Dahil sa pagtaas na rin ng kawalan ng trabaho at kahirapan sa Kenya, dumami ang miyembro nito. Dahil ang grupo daw nito ay nagbibigay pag-asa sa kanila at halos mga kabataan ang sumasali sa grupo. Ang pinagkakita ng grupo ay pangongolekta ng basura. Meron din sila sa construction, pagbibigay proteksyon, at meron din silang taxi business. Pero nung tumagal, isa na sa mga pinagkakitaan nila ay ang pangingikil o extortion. Sa bawat pamilya sa baryo ay dapat magbayad sila sa Munggiki kapalit ang proteksyon laban sa gagawa ng masama sa baryo, para nagbabayad na rin sila ng tax sa Munggiki. Ang pangalawa naman natin ay ang Russian Mafia o ang tinatawag na Russian Organized Crime. Ang Russian Mafia ay hindi lang isang grupo. Ito ay tumutukoy sa grupo ng mga mafia sa Russia. Noong 1993, ibinalita ng Russian Internal Affairs na mayroong 5,000 mafia o organized crime group sa Russia, at ito ay binubuo ng 100,000 miyembro at 18,000 leader. Nabuo daw di umano ang mga mafia pagkatapos ng World War II nung namatay si Joseph Stalin. Si Joseph Stalin ay ang leader ng Soviet Union. Dahil magulo at hindi pa stabilisado ang Russian government nang pagkatapos ng World War II, ang kumontrol ng kalahating porsyento ng gobyerno at ekonomiya ay ang mga mafia. Ang mga miyembro nito ay mga dating preso, korupt na opisyal, korupt na mga negosyante, at mga tao may kasong kriminal. Ang mga ginagawa nila ay nag-ooperate ng mga sikretong pasugalan, mga nightclub para makapagbenta ng pinagbabawal na gamot. Nagnanakaw din sila, at may pagkakataon pa na nagbenta sila ng 10,000 nakaw na chocolate. Ang pangatlo naman natin ay ang Yakuza. Ito na siguro ang sikat sa mga mafia, ang grupo ng Yakuza. Ikaw, kailan mo ba unang narinig ang grupong ito? Siguro lahat tayo ay narinig ng grupong ito, lalo na nung panahon ng 90s. Ito ay hindi lang isang grupo, kundi sa ilalim ng Yakuza ay may 4 pang grupo. Ang pinakamalaking grupo ng Yakuza ay ang Yamaguchi Gumi, na meron itong 55,000 na miyembro. Ito ang pinakasikat na grupo sa ilalim ng Yakuza. Ang mga illegal na gawain nila ay laganap sa Japan, at meron din silang illegal na gawain sa ibang parte ng Asia at Amerika. Ang pangalawa naman ay ang Sumiyoshi Kai, ang pangalawang pinakamalaking grupo ng Yakuza. Ito ay may 20,000 na miyembro. Medyo hindi ito mahigpit pagdating sa patakaran. Ang pangatlo naman ay Inagawa Kai. Ito ang pangatlo sa Yakuza clan, at ito ay may 15,000 na miyembro. Ito ay nakabase sa Tokyo, Japan. Ang pang-apat naman ay Aizuku Tetsu Kai. Ito ang pinakamaliit na grupo sa Yakuza, at meron itong 7,000 na miyembro, at ito ay nakabase sa Kyoto, Japan.
Nag-umpisa ang Yakuza matagal na panahon na. Nabuo ito para maprotekta ng mga baryo laban sa mga bandido sa Japan. Pero nung tumagal, nalihis na sila sa mga pinaglalaban nila at naging mga grupo ng mga kriminal. Madami silang illegal na gawain katulad ng pagbebenta ng pinagbabawal na gamot, pagbebenta ng aliw. Naiulat na nagre-recruit daw ang mga Yakuza kadalasan sa may hirap na probinsya ng Pilipinas. At pinapangakuan nila na magandang trabaho ang mga babae. Pero pagdating sa Japan, pagbibigay ng panandali ang aliw pala ang trabaho. Ang pang-apat naman natin ay ang Chinese Triad. Ano ba ang Triad? Sila ay grupo o secret society na binuo sa China. Ang kanilang layunin ay para maprotektahan ang kanilang teritoryo, mga negosyo at minsan mga ilegal na gawain. Noong Qing Dynasty, ang Triad ang pumigil sa mga Manchu para sakupin o pigilin nito sa pamumuno sa China. Dumaan ng madami mga taon, sila ay dumami ng dumami. Noong 1911, ginamit ng isang political party ang mga Triad para atakihin ang mga kalaban nila sa politika. Ginamitan nila ng dahas ang kabilang partido. Noong tumagal, ang Triad ay naging isang grupo na gumagawa ng mga krimen na mula sa Hong Kong, Macau at Taiwan. Libo-libo na ang mga miyembro nito. Ang Chinese Triad minsan nagpapagamit na lang dahil sa pera at hindi na sa magandang hangarin. Gumagawa na rin sila ng mga illegal na gawain katulad ng pangluloko, o fraud, pangingikil, o extortion, money laundering, at pagbebenta ng laman. Kasama din sa ginagawa nila ang smuggling at pamimirata ng mga video, music, software, at kung ano-ano pa. Ang panglima naman natin ay ang Diwood Gang or D Company. Ito ang pinakamalakas na samahang kriminal sa Timog Asya. Ito ay isang mafia sa India. Ito ay pinamumunuan ni Dawood Ibrahim na isang most wanted ng FBI. At kabilang dito ang halos 5,000 katao ang mga miyembro nito. Ang D Company ay responsable sa ilang pag-atake sa India. Kabilang na dito ang pagbomba sa Mumbai na ikinamatay ng 200 katao. Ang Diwood Gang ay konektado sa Al-Qaeda Group na isang grupo ng terorista. Ang grupo nila ay nakakalat sa iba't ibang bansa katulad ng Dubai, London, Singapore, Colombo, Kathmandu at Mumbai. Sa kasalukuyan, ang smuggling ang pinagkakita ng grupo na nagpapasok ng 2 billion dolyares sa kanila bawat taon. Kabilang din sa illegal na gawain nila, ang pagbebenta ng pinagbabawal na gamot, mga ginto at mahilig din sila mangikil o extortion. Ang pang-anim naman natin ay ang Mara Salvatrucha. Ang Mara Salvatrucha ay kilala sa tawag na MS-13 na isang international gang na nagmula sa Los Angeles, California. Ito ay nabuo noong 1970 sa kadahilanan na maprotektahan ang mga Salvadoran immigrants laban sa ibang gang sa Los Angeles. Dahil sa lugar na to ay madaming gang at pagbagong salta ka lang, pagtitripan ka talaga nila. Lumipas ang ilang taon, ang MS-13 ay naging grupo na ng mga kriminal at nawala na sila sa tunay na layunin ng grupo. Lagi na sila nakikipag-away sa ibang grupo at gumagawa ng mga marahas na gawain. Noong 1992, madaming miyembro ng MS-13 ang nahuli at pinadeport sa El Salvador. Dito naman lumaganap ang MS-13 sa El Salvador at sa Central America. Ang pampito naman natin ay ang Albanian Mob. Ang Albanian Mafia ay grupo ng mga kriminal sa Albania. Ito ay grupo na nakakalat sa Europe, North at South America, Middle East at Asia. Ang mga illegal na gawain nila ay magbenta ng mga pinagbabawal na gamot, mga armas at mga laman loob o organ ng mga tao. Sa tingin nyo, ito na kaya ang grupo sa likod ng mga nababalitaang nawawala mga bata at kinukuha daw ang laman loob? Pwede, dahil binibenta nila ito sa mga mayayamang mga tao para i-transplant sa kanilang mga anak na may sakit at babayaran sila ng malaki. Sa ilalim ng Albanian Mob, may 15 mafia na grupo ang sakop nito. At ito ang gumagawa ng matataas na klase ng mga illegal na gawain. Sila ang isa sa mga nagdi-distribute ng cocaine sa iba't ibang mga bansa. Ang pangwalo naman natin ay ang Hell Angels. Ang Hell Angels ay binuo noong 1948 ng mga World War II immigrant sa California. Ang lahat ng miyembro dito ay mga nakasakay sa Harley-Davidson motorcycles. Sa tingin nyo, may mga pera ba ang mga miyembro dito? Dahil alam naman natin na mamahalin ng Harley-Davidson. Hindi dito pwede ang mga Mio o Honda lang, kundi Harley-Davidson lang. At meron silang humigit kumulang na
na 2,000 miyembro. Ang mga kalaban nilang gang ay mga nakamotorsiklo din. Ang mga illegal na gawain din nila ay pagbebenta ng pinagbabawal na gamot, pagnanakaw, pangingikil, smuggling at pagbebenta ng laman. Ang Hell Angels ang isa sa apat na pinakamalaking motorcycle gang sa Amerika. Sagutin na natin kung sino ang tunay na boss ng mga mafia sa lima. Kung pinili nyo number 1 na si Lolo, mali kayo dahil siya ay model ng isang sikat na brand sa Europe. Pag matanda na ka-Amerikana ay mafia na agad, para ka palang si alias Linda. Kung pinili nyo naman ang number 2, tama kayo. Siya ay si Mariano Abete, ang isa sa pinakabatang boss ng mafia sa edad na 21 years old. Anak siya ng makapangyarihang mafia boss na si Archangel Abete. Kung pinili nyo naman ang number 3, mali kayo. Dahil kung batang 90s ka, kilala mo ang Gokosen na palabas. Isang palabas sa Korea na kung saan ang teacher ay isang mafia boss at yun ay si Gokosen. Kung pinili mo ang number 4, ito na yata ang pinakamakapangyarihang mafia boss sa lahat. Ang tawag sa kanya ay si alias Linda. De joke lang. Huwag mo itong gagalawin dahil tatay at kapatid niya ay mga mafia. De joke lang. Mali kayo pag pinili nyo ito dahil hindi ito mafia. Isa itong iskandalosa. Pag pinili nyo number 5, tama kayo. Dahil si Lolo ay isang boss ng Yakuza na nahuli sa ibang bansa. So ang tamang sagot natin ay number 2 at number 5.